Proceed tayo with question number 9. Yung withholding tax ba para sa lahat ng sellers yan? And the answer is no. Bakit po? Kasi meron tayong tax exemption. Yung tax exemption na to, makukuha nyo to kapag kayo ay merong BIR validated sworn declaration form at meron kayong BIR certificate of tax exemption. So, ito yung requirements para ma-tax exempt kayo at hindi kayo magbayad ng withholding tax. Possible din yung BMBE certificate. So, yung BMBE certificate, kapag meron kayo nito, matatax exempt din kayo. BMBE, by the way, stands for Barangay Micro Business Enterprise. And then, another one na pwede nyong kuhanin para hindi kayo makaltasan ng withholding tax is the cooperative certificate. Either of these three ang pwede nyong kuhanin. Kung hindi kayo pwede sa tax exemption certificate, baka pwede kayo sa BMBE certificate. Kasi iba-iba sila ng threshold. And speaking of threshold, ano ba yung tax exemption regulation? So, para po kayo ay makakuha ng tax exemption certificate, dapat yung income ninyo annually hindi lalagpas ng 500,000 pesos. Paano po kapag lagpas ng 500,000 yung kinita ko? Hindi na po ba ako pwedeng ma-tax exempt? Possible pa rin through the BMBE certificate. However, dito naman, total asset ang pinag-uusapan. Kailangan yung asset mo na ginagamit mo sa negosyo mo, hindi lalagpas ng 3 million. So, ano ba yung sample ng asset na yan? Alimbawa, yung sasakyan na ginagamit mo pang-deliver, yung pwesto mo, bahay mo ba yan? Ganon, mga ganong klaseng asset yung kailangan mong i-compute para makapasa ka and to get the BMBE certificate. Note ko lang dito na if you fail to submit the tax exemption certificate or yung BMBE certificate sa Shopee Seller Center, mababawasan pa rin po kayo ng withholding tax. Bakit? Eh syempre, paano mo nalaman ni Shopee na tax exempted kayo kung wala kayong ipapakitang proof? So, yung proof na yan is yung certificate na makukuha nyo with BIR or the BMBE. Hindi pwedeng dahil may COR ka na or Certificate of Registration, i-assume mo na alam na ni Shopee yun na below 500 lang yung kinikita ko. Hindi yun ganun. Kailangan meron kayong documents na i-upload para ma-inform sila at malaman nila na okay, itong seller na to ay tax exempted. Hindi ko siya babawasan ng withholding tax. Paano nyo naman ngayon malalaman yung tax type nyo? Malalaman nyo yan kasi makikita nyo po yan sa inyong COR. Sa inyong Certificate of Registration, makikita nyo doon kung kayo ba ay non-VAT or kung kayo ay under VAT type. For your information, kapag kayo po ay kumikita above 3 million, automatic po VAT registered kayo. Ibig sabihin, merong 12% VAT. Pero if below 3 million yung kinikita nyo, kayo po ay non-VAT type. Ibig sabihin, yung percentage nyo is mas mababa compare sa VAT type. Since mas mababa yung inyong kinikita. So, ganun yung madedetermine kung saan po kayong under na tax type. The next question here, paano nga ba mag-issue ng sales invoice? So, gumawa ako ng dalawang column dito para mas madali nating maintindihan. So, kung kayo ay under VAT type, 'di ba? Alam na natin kung paano ma-determine kung tayo ay VAT type or non-VAT type. Kung kayo ay VAT type, you need to issue an invoice regardless of the amount. So lahat ng order sa inyo kailangan may invoice 'yan kasi under VAT type kayo. If kayo naman ay under non-VAT type, mag-i-issue lang kayo ng invoice kapag above 500 pesos yung order sa inyo. Or if ni-request ng customer ninyo ang invoice. Pero if hindi niya ni-request tapos less than 500 naman yung order, no need na para mag-issue ng invoice. Next is, saan naman natin kukunin yung sales invoice na yan? Siyempre, makukuha nyo po yan sa inyong BIR RDO. Sa respective revenue district office nyo yan makukuha. Pwede po kayong bumili sa kanila for the first year. Standard design and template yung ibibigay sa inyo. However, you need to provide your own design and must be validated and approved by BIR after 1 year. Kasi kailangan meron po kayong sarili nyong design. Hindi naman kailangan magandang design. Pwede rin naman standard design, let's lalagay nyo lang yung shop name nyo and so on. And then, last year, paano po kung hindi ko maintindihan, naguguluhan ako, ano ba yung dapat kong gawin? These are my tips for you.
Una, identify mo muna yung specific topic or concern kung saan ka nagkakaroon ng problema or kung ano yung hindi mo maintindihan. And then after that, mag-reach out ka, ask for help sa mga experts. Huwag kang mag-rely doon sa mga nababasa mo lang, lalo na kung hindi naman yung reliable yung source. Kasi ang laki ng tendency na feeling mo ang hassle-hassle, feeling mo hindi mo lalo maintindihan kasi iba-iba yung nababasa mo. Again, ask for help sa mga expert. Sino yung mga expert na yan? Kung ang concern mo is about Shopee platform, paano mag-upload ng documents mo, paano ka mag-edit ng documents mo, kasi nagkamali ka ng upload sa Shopee, then reach out sa Shopee customer service. Kung ang concern mo naman related sa BIR, sa DTI, or sa TIN, available yung website nila, merong contact number, may email address na pwede mong i-reach out para makuha mo yung sagot sa tanong mo at the same time, alam mo na reliable yung source mo kasi sila yung expert with that topic. And then last but not the least na tip ko po sa inyo is do it one step at a time. Huwag po kayong ma-overwhelm with the information. Actually, nakaka-overwhelm yung information if first time mo. Ganun talaga kasi syempre, ang dami ng sinasabi sa yung information. Hala, may bookkeeping, may accounting, merong sales invoice, hindi ko naman alam yan. Lahat naman tayo sa umpisa, hindi yan alam. But the thing is, naaaral po yan and you would know that as you go along. Basta huwag kayong hihinto. Again, one step at a time, one step improvement. Huwag kayong mawalan ng loob na hindi mo kayang gawin to kasi ang daming requirements and so on. Again, meron ng process in place. Ang dami nang nakagawa niyan. So, for sure ako, magagawa mo din yan. So, I hope guys, I was able to give value today. Again, I am sharing based on my knowledge and learnings. Feel free na umattend ng mga webinars sa Shopee, sa BIR, sa DTI. Kasi meron silang binibigay na free webinars for everybody. So, ayun lang guys. Thank you so much again for watching. This is Jenny. Please don't forget to like, subscribe, comment po kayo, and if may natutunan kayo ngayon sa video na to, isa lang naman yung favor ko, feel free to share it to those people na sa tingin nyo matutulungan din. Hindi nyo kailangan i-share itong buong video na to. Kahit verbally lang, uy, alam mo ba na alaman ko, hindi pala lahat ng seller mababawasan ng tax kapag nakapag-submit sila ng tax exemption certificate. Kahit yung mga ganun lang, kasi that will give hope dun sa mga sellers na siguro ngayon feeling overwhelmed with this requirement ng mga e-commerce platform. Thank you again guys for watching this video and see you in our next knowledge sharing. Bye!